Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Isang mapayapang pakikinig po sa inyong lahat ng minamahalang mga tagasbaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Brother Ronnie Aklo po, magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Ronnie po, ABG ng Apong Mama Kaluras Rain, magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael Tarlac City. Uli po ang pagbati ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahalang mga tagasbaybay ng himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman namin kayong inaanyayahan na kami ang inyong samahan sa pagtuklas at pag-aaral sa hiwaga at katotohanang nakapaloob sa buhay ng tao. Dito po sa programang Ang Mistisismo ng Ating Pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, Ang Tunay na Buhay Makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria, ng mga kaunawaan tungkol sa ating pagiging isang tunay na tao sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuloy ang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mahal namin Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat na kami ay sa mga sandaling ito ay narito at nagkakatipon upang mag-aral tungkol sa kabanalan at ito ay aming pagsumikapang tahakin sapagkat ito po ang inyong ninanais para sa amin. Diyos naming mahabagin, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang mga pagkakasala, mga pagkakamali at pagkukulang sa pagsunod, pagtupad at pagganap sa inyong banal na kalooban. Tunay po, Panginoon, na hindi madali ang magpakabanal sapagkat kami po bilang mga tao ay puno ng mga kahinaan. Subalit sa tulong po ng inyong mga biyaya ay patuloy at patuloy na pag-ibig sa amin, kami po ay umaasa na kami sa landas ng kaganapan ay makakarating sa inyo. Sa inyo na siyang dapat namin maging sentro ng aming mga hangarin sa buhay, sapagkat ito rin po ang ibig ninyong gawin namin. Nawa, Panginoon, at aming Diyos, kayo po ang manguna sa aming tinatahak na landas sa ngalan ng Radyo Maria upang kami ay makapaglingkod ng ganap sa aming kapwa nang naaayon sa inyong banal na kalooban. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na asama ninyo at kaisa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Mahal na Inang Birheng Imakulada Concepcion, Patron ng Pilipinas, ipanalangin niyo po kami. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang mga programa po ng ating himpilang Radyo Maria ay maririn po nating mapakinggan sa mga karating probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan po ng live audio streaming ng Radyo Maria sa www.radiomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radiomaria.org. Muli po mga minamahal na mga tagasubaybay, ang aming pong pagpupugay sa inyong lahat na mga nakatutok at nakikinig sa programa ng ating himpilan, ang Radyo Maria. Muli po, narito naman po sa inyong feeling ang inyong pong mga abang lingkod sa mga sa inyong papawid, ang programa pong Mistisismo, ang
tunay na buhay maka-Diyos. Muli po, ito po si Brother Ronnie Aklo at Sister Marjorie. Brother Ronnie po. Kumusta na po, brother, sister? Mabuti naman po. Ito ay muli na naman ating pagsasama-sama upang ating pong dulutan ng mga mumunting kaalaman ng ating mga tagapakinig. Ano po? At kayo naman po sa inyon, mga minamahalay mga taga-subaybay ng ating programa at ng ating himpilang Radyo Maria, ay nawa sa atin pong pagsasama-sama ngayon, kayo nawa ay nasa mabuting kalagayan, at kung meron mang mga hindi magandang nangyayari sa buhay, okay lang po yan. Lilipas din po yan. Ano po? Kaya alam po nating umagos ang buhay. Sabi nga po, habang may buhay, meron pong pag-asa at meron pong mababago. Ano po? Hindi naman po laging malungkot tayo niyan. Ano? Kaya kung tayo may masaya ngayon, huwag naman tayong pakasaya. Ano po? At ating tingnan din ang mga kalooban ng Diyos na dapat nating makita. At sa mga sandali pong ito, ang sa ating pong pagsasama-sama, kasama pong ating mga kapatid, habang kayo po ay, sabi nga po, naghahanda para sa araw ng bukas, at nawa, kayo ay nakapagsimba rin ng sa araw na to, ano po, kami naman ay narito at muli pong magdurugtong ng mga kaalaman sa atin pong pang-araw-araw na buhay. Lalo tikit po sa mga bagay-bagay na hindi po natin lubos na naiintindihan o nauunawaan, ano po, dahil po ito'y nababalot ng mga kahiwagaan. Kaya po, meron po tayong programang mistisismo upang ang mga mumunting kahiwagaan ng ating pagkatao, ng ating buhay, ng ating kapaligiran ay ating pong maaninagan. At sa tulong po ng ating mga pagtuklas na ating pong sinasagawa, kasama pong ating mga kapatid, sa ating pong pag-aaral, sa ating pong programang ito, nawa tayo po ay sama-samang matuto ng ating pong, sa ating pong tinatalakay ng mga paksa. Halina po kayo, mga minamahal na mga taga-subaybay, sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, Ang Tunay na Buhay Maka-Diyos. At sa gabi po ito ay papaksain po natin. Napakaganda po nito, ano po, sapagkat ito po ay masasabi nating baitang-baitang o nasa antas ang atin pong pagtingin at pag-aaral tungkol po sa atin pong mga sarili o sa buhay ng tao. At pamamagatan po natin itong stages of human development. Ayan, so bro, meron po tayong stages of human development, dalawang uri po yon. So meron po tayong prenatal development at saka postnatal stage. So si prenatal development po, dito po nag-i-start yung 9 months period po ng isang babae sa pagbubuntis po niya. So nandito po yung period of the ovum, no, kung saan nag-i-start yung conception, yung paglilihi ng isang babae, yung process ng cell reproductive niya, na mag-produce siya ng isang complete na human being. Tapos pupunta siya sa embryo, kung saan nade-develop na yung structures, yung system, no, yung sa skin niya ng bata, yung nervous system, mga muscles, blood, lungs, thyroid, digestive system. At yung period ng fetus naman, kung saan yung fetal period niya, dito na nabubuo yung mga different systems or yung body, yung fully development ng baby, no, hanggang sa lumabas na siya, hanggang sa mag-give birth na yung nanay. So yun yung tinatawag po nating postnatal stage naman, yung pangalawa. So yung una po, yung prenatal development, ito po yung development ng isang development of a human, kung saan nasa loob pa lang siya ng at siya ng isang nanay. And then yung postnatal stage naman, ito po yung development kung saan simula po sa infancy hanggang late adulthood. Ito na po yung pag kapag napanganak na po yung isang sanggol. So una po dun sa infancy, na matututo na siyang mag-sit up, mag-gumapang, ganyan. Tapos po sa toddlerhood naman, ito naman po yung increasing ng mga sense independence niya, yung mga motor skills niya, like yung running, walking, nag-i-start na po sa toddlerhood po yon. And then dito na din na de-develop yung different characteristics po niya, like yung mga behavior na na-adapt niya sa family niya, sa environment niya, tsaka mga experiences niya. And then the childhood naman po, ito po yung capable na po sila in learning, socializing with others.
So lumalabas na po sila sa boundary ng pamilya. So nagiging ano na po sila, attentive na po sila sa ibang bagay. Excluded po yung family. No, tapos yung late childhood, ito naman po yung nag-start yung school age nila. So dito na yung mas nagiging intact na sila sa socializing in terms of schooling. And then yung puberty po, yung mga dito na po yung physical changes, no, yung mga sexual maturation ng mga babae at saka lalaki, no. And then yung adolescence, kung saan ito po yung pinaka-critical. Ito po yung mga 13 to 16 years old po na mga ng mga teenagers po natin, kung saan nagkakaroon na ng drastic shift po, no, from being child to being an adult. So physically and emotionally, ito na po yung mas gusto na po nilang nakakasama yung mga friends po nila outside rather than their family po. Ito po yung dapat mas binibigyan natin ng pansin, kasi itong stage na to, no, nakakaracterize na po yung pagiging strong emotions po nila, irresistibility po nila, confusion and awakening of intellectual capabilities. Ibig pong sabihin, mas marami po silang natututunan sa pangkaisipan na kakayahan po nila. Okay? At meron din naman po tayong early adulthood. Ito naman po yung mas gusto po nilang mag-decide. Dito na po natin napagdidesisyonan yung sa buhay po natin, sa buhay pamilya, no, sa trabaho, yung careers po natin. So dito po nag-i-start yon, early adulthood. And then middle adulthood naman po, ito na po yung may mga midlife crisis. Like yung mga body pains na, no, kasi mga 40 to 65 years old na po ito. Ito na may mga body pains, aches po, no, mga decrease in strength, yung mga medyo lolo-lola na po itong mga to. No, tapos yung last po is yung late adulthood po natin. Na ito na po yung mga further physical decline natin, no, yung mga bones, no, na nanghihina na tayo, yung nagiging fragile na po and brittle yung mga bones po natin, and loss in vision and hearing, na kung mapapansin natin yung sa mga matatanda. So yun po yung postnatal stage na nangyayari outside na po dun sa womb ng isang nanay kapag starting to infancy and late adulthood. Napakaganda po ng pahapyaw na pagpapaliwanag na ating kapatid, ano po, dito po sa tinatawag na nating paksang stages of human development. Magmula dun sa siya ay pumasok sa sinapupunan ng kanyang ina, ano po, talaga na ikwento sa atin ng ating kapatid na si Sister Marjorie, paano siyang nabuo, ano, at pinaglihi, di ba? Kumbaga, doon natin makikita na ang swerte-swerte natin, di ba? Tayo ngayon na isa tayo sa mga yon, di ba, na pumasok sa sinapupunan ng ating ina at naging tao tayo at nagkaroon tayo ng isang tinatawag na kasaysayan sa ibabaw ng mundo dahil sa pagsilang natin. So yun po yung ipinahayag po ng ating kapatid, ano po, ipinaliwanag yung pahapyaw ng estado ng pag-unlad o pag-develop ng tao, ano po, mula po sa sinapupunan niya. Ito po ay literal, ano po, literal nating pag-unlad at paghubog natin sa ating pong pagiging isang tao, magmula po sa sinapupunan ng ating ina hanggang sa tayo nga, nabanggit nga nating kapatid, hanggang sa tayo maging batang, marunong gumapang, tayo ay marunong ng magsalita, hanggang sa tayo ay mag-aral na, at humantong tayo sa tinatawag na adolescent period, ano? Yun nga po yung pinaka-critical nga po yan, sapagkat ang bata dyan, eh, ang estado nga po ng mga bata dyan, nagiging palasubok. Opo. Diba? Ano kaya ang kasabihin niya sa sarili niya? Ano kaya, bakit kaya gusto nila ng ganito? Bakit kaya yung mga tao gusto nila ng ganyan? Bakit kaya? Yan. Simula na pong tumuklas ang estado ng tao dyan, ano po, sa edad na yan. Ano yung 13 years old to 16 years old, oh, yung mga teenagers natin. Ito'y para po sa kalaman din ng mga magulang po natin, ano po, mga magulang na nakikinig. Kumbaga, ang inyo pong mga anak, nasa ganyan na pong mga edad, ay magsimula na po tayong habaan natin ng ating mga pasensya, ano po, kasi yan na po yung, nabi nga po, critical.
Karaniwan sa mga edad na ganyan, dyan yung mga naglalayas, pag napagalitan. Oh, lalong nasaktan mo pa. Di ba? Yan eh, lalayo. Hindi na po ma... Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan to, sa topic natin to, eh, ipinakikilala na po natin kung ano yung nagiging ugali talaga ng tao, ano po, sa na estado ng... Na nakukuha sa kapaligiran. Oo, mm-hmm. Sa development ng tao, ano po. Kung ano siya, kung paano siyang nagiging ganito sa kanyang estado, ano po. At, ayun nga, hanggang sa ito ay makapag-trabaho na, ano po, at dumanda na. Kaya pagtanda na niya, meron na mga nararamdaman sa katawan. Pangihina. Opo. Arthritis. Hindi na development siguro. Wala na sa development niya, lampas na. Ha? So yan po yung ano, yan po yung literal na atin pong pag-develop ano po bilang isang tao sa literal nating pamumuhay ano po. So ito naman po yung ating iyahalin tulad sa buhay spiritual po natin ano po. Kaya po natin kinuha tong topics na to ano. Paano po tayo nagiging ipinaglilihi sa sinapupunan ng ating Panginoong Diyos sa ating pananampalataya at kung paano tayong umuunlad diyan. Ito po ay ating tatalakayin ano po. Bigyang daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ang aking mensahe para sa inyo at sa lahat ng ating tagapakinig ay angkop na angkop na tawagin ninyo ang radio station na Radio Maria. Sapagkat inaasahan namin na sa pamagitan ng inyong radio station ay lumawak ang pananampalataya, sana'y dumami at dumami pa ang mga tagapakinig ng Radio Maria sapagkat hindi natin matututunan ang lahat ng dapat na matutunan natin sa pamamagitan ng Radio Maria kung ito ay paminsan-minsan lamang nating pakikinggan o tututukan. Harinawa ay ang mga taong nakikinig sa atin ngayon ay tumulong na mapalaganap ang napakalaking apostolado ng Radio Maria. The Lord be with you, Heavenly Father. Grant your blessing upon radio station Radio Maria and also all the people who are listening to Radio Maria as well as all those who are in charge of this very important apostolate of social communication. May the faith increase and may Mary be truly a bringer of hope to every home. We pray to you through the mighty name of Jesus the Lord. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Matapos po na ipaliwanag po ng ating kapatid ang isang bahagi po ng human development, ano po, atin naman pong iaakyat, di ba, ang ating paksa, itataas ang ating paksa sa pangkaluluwang buhay, ano po, na ito na may sasabihin nating stages of the soul. Paano po tayong sinisilang din? At kung paano po tayong nagkakaroon ng tinatawag na development sa spiritual life natin? Brother Romy, kayo, sa inyo pong pananaw, ano po, sa ating paninimula, sa ating pananampalataya, paano pa tayong sinisilang dyan? Sa aking pong pagkakaunawa, nag-uumpisa po tayo sa pagkabata pa lang, sanggol pa lang, kapag binibinyagan tayo. Hindi po ba? Kasi doon po tayo pumapasok sa ano eh, spiritualidad eh, pag nabinyanagan na tayo eh. Ngayon, siyempre dahil bata pa lang, wala, hindi pa naman niya alam kung ano yung pananampalataya na ibininyag sa kanya. Dahil wala pa naman talaga siyang mali sa kung anong pananampalataya yung kinabibilangan niya. Pero sa pamagitan po, sabi nga ng paghuhubog,
O kahit sa mga kanta lang, pinaparinig sa bata, yung mga awiting espiritual, nag-uumpisa siyang nahuhubog sa espiritual. Yun po ang aking, sa aking pagkakaunawa. Hanggang sa lumalaki siya, sa pamagitan ng paggabay din naman ng magulang at ang unang pamilya, sa pagsama-sama niya sa simbahan, sa pag-atin-atin po ng Santa Misa, at sa pagtuturo ng kanyang magulang o ng kanyang ina ng mga panalangin, ng mga dasal, tulad ng Santo Rosario. Unti-unti, kumbaga, hinuhubog siya. Binubuo yung kanyang pagiging espiritual na tao. Yeah, kumbaga, sabi nga po rito sa Aklat ng Buhay Makadiyos, as a flower opens its petals to the morning sun, so the soul start to open its faculties to God in the morning of its baptism. Yeah, kumbaga, yan po yung ating pong pagsilang ano po sa pamamagitan ng binyag. Kumbaga pa kung tayo po ay sinisilang nga po literal ng ating ina, ano po? Ganun din naman po tayo, ano po, sa ating pong pamumuhay, sa spiritual na buhay, ay tayo naman ay sinisilang din sa pamamagitan nga po ng binyag. Sabi nga po ito ay binubuksan ng ating mga faculties. Ano po ba yung mga faculties natin? Spiritual. Yung ating mga isip, puso at kalooban, ano po, mga rational faculties ang tawag dyan, ano po. Kaya lang, kung talagang literal, bata pa tayo, hindi po ba, ang bata na bininyagan, yan, kumbaga yan meron talagang dyan, umiiral na isip, puso at kalooban, dahil nga lang, hindi pa talaga siya nadidevelop, hindi po ba. Kaya yung isip ng isang bata, hindi pa talaga gumagana. Opo. Di ba? Pero sa pamamagitan nga po ng binyag na ating tinatanggap, yan gumagana na po yan. Sabi nga po, ito ay katulad ng isang pamumukadkad ng bulaklak, di ba, sa kanyang tangkay, kung tayo po ay nabibinyagan. At doon nga po, nagsisimula ang isang kaluluwa na mabuksa na yan, sa tinatawag nating spiritual na buhay. Kaya po naman tinatalakay po natin to, mga minamahal ng mga taga-subaybay, para po makita natin kung ano po yung ating nagiging kalalagayan nung tayo po ay mga bata pa sa spiritual na buhay. O kaya kung atin pong babalikan yung atin pong istorya na tayo po ay bininyagan. Paano hinuhubog? Kung bakit tayo bininyagan? Spiritual. Di ba? Kung bakit tayo bininyagan noon? Kasi, siyempre, maraming nakaranas na bininyagan. Pero hindi naman nila alam bakit. Kung anong nangyayari noon, ng mga oras na yon, nung sila ay nasa kasalukuyang binibinyagan. Bakit sila binubuhusan ng tubig? Oo, ng mga panahon na yon. Sila nilalagyan ng krosan, oo. Kaya sabi po rito, tulad ng isang bulaklak na namumukadkad, ganun din naman ang kaluluwa, ang pagbubukas ng mga sangkap ng kaluluwa, sa Diyos sa umaga ng kanyang pagsilang. Ayan. Kaya tayo po, kung tayo bininyagan sa atin pong pananampalataya, ayan, nagsimula na po tayo nun. Yung mga sanggol tayo nun. Ayan. At kung sanggol tayo, nagkaroon din ang tinatawag na pagsulong, di ba, ang takbo ng ating spiritual na buhay. Mula na nabinyagan tayo, Brother Romy, nung sabi nga, wala pa tayo sa ganitong kalalagayan. Ano naging buhay mo nun? Wala ka pa sa spiritual na buhay. Actually po, kung natatandaan ko po sa lumabinyagan ako, 7 taong gulang na ako eh. Anyari. Oo, alam mo po. 7 taong gulang na ako lumabinyagan ako sa pagiging Kristiyano, sa Kristiyanismo. Bata ka pa. Kaso hindi na siya naging biyaya na katulad ng ibang sanggol po na di po. Pa lang yun. Nakikita ko. Bisa, siyempre, nag-aanak tayo ng binya. Tapos nakikita natin yung ginagawa doon sa bata. Diba? Pagbuksan ng tubig, ganyan. Pero yung bata, wala naman siya kaalam-alam kung ano yung nangyayari sa kanya sa mga oras na yun. Paglaki niya at makikita niya yun, doon niya palang lubusang maunawan. Ah, ganun palang ginawa sa akin ng malita ko. Ano siya? Isa kalalagay ko po, 7 taon na ko yun. Mabuhay ka na. Hindi po ako nabinyagan ng sanggol. Yeah, kumbaga katulad din naman ng kwento kanina ni sa binasa kanina ni Sister, pinaliwanag kanina. Dumarating sa mga critical, di ba, na
na sitwasyon na ang isang tao, di ba, katulad sa literal na development ng tao, dumating siya sa tinatawag na critical, yung adolescent period, no? Ganun din naman, di ba, sa buhay ng isang, sa buhay natin, sa pangkaluluwa nating buhay, matapos na tayo isilang yan, siyempre lumalago tayo dyan, no? Ang ating, nagsisimula na tayong magkaisip, literal. Ano po? At yung nagsisimula na tayong magsalita. Oh. Baga ito, sabi nga, mysticism is union with God, body and soul. Kaya dito natin pinag-aaralan, di ba? Yung kung paano nahahalintulad ang ating literal na pagsulong, pag-unlad sa spiritual din nating paglago. Ano po? Kaya dito, sa patapos ng isang tao nga ay mabinyagan, ito ay sinasabing malinis at isang simbahan ng Panginoon, ano? So, bahay sa patuloy niyang paglalakbay sa buhay na to, dumarating yung tinatawag na critical na natakbo ng kanyang buhay at siya ay tinatawag nating o nasasabi nating nahuhulog o nawawala yung tinatawag na kalinisan ng binyag. Yan. Nawawala yun, no? So, katulad din naman ng mga, ng sa literal na buhay, maraming mga napapahamak, di ba? At halos sa spiritual na buhay, madalas ganyan ang nangyayari. Kaya nakikita natin, maraming binyagan, pero anong takbo ng buhay? Hindi sila, wala sa biyaya ng Diyos. Hindi po ba? Sa natural lang. Opo. Nasaan ang pag-unlad ng kaluluwa? Wala, ano po? So, kaya naman, sabing ganun, sa ganung buhay, makikita natin sa haba ng buhay na ating nakikita ng mga tao, yung kaluluwa ng tao, napakahalaga sa paningin ng Diyos. At sabi nga, ito ay isang katulad ng isang alahas, mamahaling hiyas sa mata ng Diyos, na nahuhulog sa makalupang buhay, natural na buhay, di ba? Ang kaluluwa ng tao na ginto sa paningin ng Diyos, nababalot na ng putik, diba, ng daigdig. So, kaya, kinakailangan tayong magkaroon ng panibagong tinatawag nating pagkakaroon ng proseso para tayo po ay muling magkaroon ng pagsilang o paglalakbay. At ito nga pong bahaging ito ay yung tinatawag nating pagkakaroon ng paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng kumpisal na tinuturo ng ating inang simbahan para po tayo ay magkaroon ng muling pagkakataon upang maibalik tayo sa isang buhay na ng pagsisimula. Pero di ba, Brad, pagkatapos ng binyag sa isang bata, di ba, pagtanggap niya isang Kristyanismo o sa mundo ng Kristyanismo, yung pagpapakilala naman doon sa kung ano ibinigay sa kanya, di ba tinuturo yung kumpil? Lalo sa eskwelahan, yung nag-uumpisa na kung ano yung bakit sila bininyagan, ganyan. Tapos, doon nga sila nag-uumpisang tumanggap ng hostia, diba? Dahil ipinapakilala na sa kanila yung mundo na ginagalawan nila sa espiritual. Opo. Saka pagkatapos nga nun, diba, dahil hindi pa sila nakakarating sa confession, okay, nakapangumunyo na, diba? Kaya lang, sabi nga po, sa pagkahulog, di ba, yung kalinisan ng salib na pwedeng mangumpisa, mangumunyo, hindi pwede kasi hanggang merong dumi at hindi nakakapangumpisal, hindi naman po pwedeng tumanggap ng pagkinabang, lalo't higit kung mga mabibigat na pagkakasala. Hindi po ba? Kinakailangan pang mangumpisal bago tumanggap ng komunyon, sapagkat kung tayo may taglay-taglay nga ng ayon sa katuruan ng ating simbahan, may taglay-taglay tayong mabigat na kasalan, mangungumpisal tayo, lalo tayong nagkakasala. Kaya sinasabi rito na baptismal and confession thus are the two instruments which make possible for man to trip to the kingdom which God prepared for him. Ayan. Sa mga katuwid, meron po tayong dalawang kasangkapan nga pong ginagamit. Yung sa ating pong pagsisimula, yung tayo binyagan, at yung kumpisala na po na atin pong dapat na kamtin din. Yung dalawang kasangkapan na maaring magbukas sa atin upang tayo ay makapaglakbay muli sa kaharian ng langit. Katulad ng isang hiyas na matagal na nabalot ng kaparaanan ng daigdig, ano po, yan po ang kaluluwa. At ito po ay naghihintay ng isang maluwalhating lakas upang ito po ay muling
maibalik sa kanyang kinang sa harap ng Diyos. Kaya ang atin pong buhay espiritual at buhay ng pananampalataya ay meron po tayong mga dapat ding lakbayin na antas ng ating pamumuhay bilang mga nasa espiritual na pamumuhay. Ayan, katulad po ng atin pong buhay ngayon, ano po, hindi na masasapat na basta na lamang po tayo naniniwalang may Diyos, wala naman tayong ginagawa. Ano po? Kaya sa buhay po natin, na atin pong, sabi nga po, kinabibilangan, lalo sige sa atin pong pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, tayo po ay nararapat na merong pagkilos. Kaya po sa buhay spiritual po natin, meron po tayong tinatawag na isang antas ng buhay na kailangan tayong pumasok at muling ilagay sa isang proseso ng paglilinis para tayo po ay muling umunlad sa ating buhay espiritual. At yan nga po yung tinatawag po nating buhay asetiko. Brother Romy, buhay asetiko, ano sa ano yung buhay asetiko? Ang buhay asetiko po ay isang pamamaraan ng paghuhubog sa isang tao sa buhay espiritual. Saan siya parang katulad nga rin po ng isang bata, no? pagkasilang niya, alagaan siya, papakainin siya, pipihisan siya, papaliguan siya, tulad sa isang bata. Sa buhay asetiko, ganun din po eh. Dahil doon, totoo, spiritual naman ang gagawin sa iyo. Hindi naman literal na paligo o pakain, kundi yung spiritual lahat. Kaya kumbaga sa ano, yung sa unang estado ng ating paglalakbay, yung magmula po sa, sabi nga po, kung tayo po ay isang katulad ng ginto na matagal na nahulog sa putikan ng daigdig, ano po, muli po tayong huhulmahin ng pamamaraan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay asceticismo. Yan nga po yung purgative life. Ang buhay purgatorio po, ito po isang katuruan po ng ating inang simbahan para sa atin pong mga mapaghangad ng pakikipagkaisa sa Diyos. Kasi ang tunay na pakikipagkaisa sa Diyos po, hindi naman po yung makikita natin na pangkaraniwan lang. Kasi po kung ating bibigyan ng malalim na pagninilay, gusto nating makipagkaisa sa Diyos, Diyos po yung gusto nating makasama. Mm-mm. Kung ang atin lamang pong ginagawa, basta magsisimba kung kailan natin gusto, at tayo kontento na lang na alam na merong Diyos, ay hindi po ganun ang atin pong dapat na maging pamantayan sa atin pong paghahangad na ang Diyos ay ating makaisa. Dahil hindi nga po maaaring makaisa ng Diyos ang isang taong hindi karapat-dapat sa Kanya. Hindi po ba? Opo. Kaya meron pong pamamaraan na itinurong ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga lang po mahirap. At sa atin pong kapanahunan ngayon, meron pong buhay asceticismo na iniwan ng mga tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Kung hindi po pamilya sa inyo ang tinatawag na ascetic life, ito po ay isang buhay na pagsasakripisyo. Amin nga po ang panimula, purgative life. It is a life of self-giving and selflessness, a state of discipline and oblation. Kaya ito pong buhay ng buhay purgatorio, kung atin pong uunawain muna, titingnan natin sa panlabas nating pananaw, ito po yung nakikita po natin, yung buhay ng mga nasa kumbento. Yan po yan. Nasa monastic life. Ano po? Yan po ay makikita po natin yan, yung mga naandyan po, yung mga kapatid po natin na nag-alay po ng kanilang buong sarili. Hindi po ba? Katulad ng mga kapatid dating mga kaparian at mga madre, yan pagtatakwil ng sarili, di ba? Yan ay tinatawag na isang buhay ng pagbibigay at karamutan, di ba, sa ating mga sarili.
magiging maramot ka sa sarili at sa sarili mo at binibigay mo ang sarili mo sa at nagiging mapagbigay ka naman para sa Diyos. Ayan po yung buhay na yan. At meron pa po, ano po, yung tinatawag nating Night of the Senses. Gabi ng pandama. Through this stage, sabi nga, the human soul must show the worthiness of its faith and love. Bakit po? Kasi ito po yung estado na tayo ay makakaranas ng mga hindi nating gusto pero dapat nating lampasan, di ba? Katulad nga po ng mga isang kwento po na ating kapatid na ano na pare, ano po, isang taong nasaktan sa buhay niya at ang lahat ng mga pasakit na kanyang dinanas, normal na po sa panahon natin, ano? Karaniwan na po sa buhay ng tao. Pag ang tao po ay dinanat na ng mabibigat na pangyayari sa buhay niya, ang Diyos ang sinisisi niya. Ano po? Hindi ang kanyang emosyon. Kaya sabi rito, Night of the Senses, gabi ng pandama. Ibig sabihin, damdamin mo rito, di mo ba? Kailangan, ano, kailangan makalampas ka dun sa pakiramdam mo na ikaw pinababayaan na ng Diyos. Ang Diyos ang may gagagawa ng lahat na nangyayari sa na hindi maganda sa'yo. Kailangan po natin maintindihan yun na ang Diyos kahit kailan hindi po nagbibigay ng hindi mabuti para sa atin. Ano po. Dahil nga po nga ay ang lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang kalayaan. Kumbaga, kaya ang mga pangyayari nararapat lamang po nating tanggapin ng mayroong pang-unawa, ano po, sa bawat nangyayari sa buhay natin. At ito pong Night of the Senses, ito po isang masasabi nating nagliliyab na pugon para sa ating mga damdamin na katulad nga ni Job, di po ba mayroong istorya sa Bible? Mm-mm. Na si Job, anong nangyari sa kanya? Inuwa lahat sa kanya. Kasi ang istorya nun, di ba, yung demonyo, nagpaalam pa sa Diyos eh. Mm-mm. Kasi yan si Job, sabi niyang ganun. Kaya lang sumasamba sa iyo kasi binibigay mo sa kanya lahat. Lahat. Di ba? Maganda ang buhay ni Job nun. Opo. Pero subukan mong tanggalin mo sa kanya yan. Tingnan ko lang kung hindi ka lalaitin yan, sabi mo. Maybe, gawin mo kung anong gusto mo sa kanya. Sabi ng Diyos, huwag mo lang siyang papatayin. Yan ang sabi ng Diyos sa demonyo. Huwag niya pakikilala ng kanyang kaluluwa. Opo. Sabihin, may karapatan sa katawan. Opo. Sabi nga po, iisipin po natin bakit hindi pinigilan ng Diyos yung demonyo noon, di ba? Nawag, di ba? Sabagat ang lahat nga, binigyan niya ng kalayaan eh. O anong gawin niya sa gusto niya, lahat yan ay nasa isang kalayaan. At ang sabi nga po, ang karunungan ng Diyos ay nasa mataas na antas ng kanyang pinatawag na pagrespeto sa lahat sa kalayaan ng bawat isaan po. Ayan po kadakila ang Diyos, mga minamahal na mga taga-subaybay. Kaya naman sa eksenang yun, ng mga kahirapan ni Job, nakita po natin nagkahandahirap yun, nagkasakit siya, di ba? Inuukod na siya, nawala na itong mga mali niya sa buhay. Pero, ang kanyang pananalig sa Diyos ay nananatili naman. Dalisay, dalisay ang kanyang puso. Kaya nung siya ay nakaraos dun sa pugo na yun, sa Night of the Senses na yun, ang buhay niya, binigay din naman sa kanya lahat, di ba? Binalik sa kanya lahat, nagkaasawa uli siya, nagkapamilya uli siya, ng higit pa, doble pa dun sa mga, sa dating nawala sa kanya. Which is, minsan nagiging ba, kabaliktara naman sa nangyayari sa buhay ng tao. Diba? Si Job, hindi niya sinisi ang Diyos sa nangyayari sa kanya. Bagkus niyakap niya kung ano yung nangyayari sa kanya. Dahil alam niya na bigay ng Diyos sa kanya yun. Diba? Sa tao naman, dumarating yung punto na sinisisi pa natin ng Diyos minsan, diba? Pero sa nangyayari sa kanya, di po ba? Inga po, inga po ang... Dahil sinusundi, alam ng tao na siya, sinusubukan ng Diyos yung kanyang emosyonal, yung kanyang damdamin, bakit dumating sa kanya yung hanggang para bang wala na siyang kasama, na siya na lang lahat, parang pasan niya na yung mundo, ganun. Dito sa buhay na nasa tinatawag na Night of the Senses, sa isang taong bukas sa kanyang pananampalataya at alam niya siya naglalakbay sa estadong ito ng pag-unlad ng kanyang kaluluwa at paglapit sa Diyos,
Yung masasabi niya pagsubok yung mga nangyayari sa kanya, no? Pero kasi nga, kung ating titingnan din sa isang pangkaraniwang tao, kung ito po ay nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay nila, nasisisi nila ang Diyos na sasabihin nila, ang Diyos masama kasi may Diyos, o kaya walang Diyos kasi ganun nga po nangyayari. Ano po. Dahil sa kung meron Diyos, ba't hindi niya pinatigil? Ganun, ano po. Yung ating pinaliliwanag, yung kalayaang binigay ng Diyos sa lahat. Ang mataas na respeto ng Diyos na binigay para sa kalayaan ng lahat. Ayan. Parang yung ano, yung sa homily ni Father. Ano ba yung pelikula na yun? The Shock po. Diba? Na sinisi niya ang Diyos dahil sa nangyari sa buhay niya. Pero pag nakalampas ka doon, sa pinaka... namamagitang bahagi na yan ng proseso ng paglilinis sa ating kaluluwa para tayo umunlad, papasok na tayo sa tinatawag namang illuminative life, na kung saan ang tao ay pumapasok sa ang kanyang isip ay pumapasok na sa malalim na pagdidili-dili, buhay kumikinang, at nahuhubog na ang karunungan, na karunungan taglay-taglay na isang taong malapit na sa Diyos. Siyempre, kung hindi tayo po lalampas, makakalampas sa mga mabibigat nating pangyayari sa buhay natin, na atin pong tinanggap bilang pagsubok sa ating buhay, ano po, hindi pagsubok ng Diyos, kundi pagsubok sa ating buhay, ano po, ng mga pangyayari, nakakalampas tayo ng ating pananampalataya, pasan-pasan pa rin natin yung krus natin. Yung mga, yung ating, kasi yung krus na pasan mo, yung faith mo eh. Yung pananampalataya mo, kasi pasanin mo ang yung krus, sabi ng ating Panginoon, yung pananampalataya mo, pananalig mo, yun ang krus na yun. Nasa kabila ng mga daluyong, na mga pagsubok, na yung makakasagupa, no? Makakasalubong sa yung paglalakbay, yun nga po, sa sandaling makalampas ka sa tinatawag nating gabi ng pandama o night of the senses, sa mga kahirapan dyan, magkakaroon ka ng tinatawag na reward, ayan, yung tinatawag na illuminative life. Na kung saan ang diwa po natin, dahil sa mga pangyayaring nakaraan na ating nalampasan, ay pagkakalooban ng Diyos ng kakayahan sa isang malalim na pagdidili-dili at mga karunungan. Katulad ni Bonihob, di ba? Pagkatapos na malampasan yung pagsubok na yun, binalik lahat sa kanya, binigay lahat sa kanya. Pwede ba parang siya nag-illuminate yung buhay niya uli, di ba? Nagkinang uli ang buhay niya, di ba? At bukod pa sa roon, meron siyang aral na natutunan sa buhay niya, di ba? Kung paano siyang, ano bang aral na natutunan ni Hob doon? Ang aral ng katatagan. Isa po yan, ano mo? Mga minamahal na yung mga taga-subaybay na kailangan po natin. Ang aral ng katatagan. Isa po yan sa mga selyo, apostolic seal, para tayo po makapagpatuloy sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Pagpapatuloy pa po natin to, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ako po si Father Getty Ferrer, ang parish priest ng San Roque Parish, Quiapo, Nueva Ecija. Kayo po ay hinihikayat ko na makinig lagi ng Radyo Maria. Napakagandang mapag-aralan ng turong Katoliko, napakagandang mapag-aralan kung anong sinasabi ng simbahang Katoliko alang-alang sa ating pananampalataya. Mga minamahal na kapatid, pag tayo'y nakikinig, tayo'y may natututunan. At pag tayo'y may natututunan, meron tayong maisa sa buhay. Ilan po at maraming salamat sa Radyo Maria. Mabuhay po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbabalik po ang tunay na buhay baka Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahalay na, ang Radyo Maria. Bring Christ into your home. Yan, sa atin pong pagtalakay po sa baitang-baitang na estado ng ating pong paglalakbay kung
kung tayo nga po ay mayroong hangaring makipagkaisa sa Diyos. Ito po hindi pagkaisa sa tao, ano po? Ito'y pakikipagkaisa sa Diyos. At alam naman po natin ang patakaran ng ating Panginoong Jesucristo, kung mahal mo ako, sabi niya, pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Yan, sabi niya, no? Takwil mo ang iyong sarili. Yan, pasanin mo ang iyong cross at sumunod ka sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang pinaka requirements na ibinigay niya, ano po? So, ito na po yan. Sa ating pong unang pagtahak, purgative life, yung isang buhay ng pagbibigay at karamutan ng ating sarili, magiging maramo tayo sa ating sarili at magiging mapagbigay naman tayo sa Diyos, ano po? At ito naman ay isang uri rin ng buhay ng paghahandog, yung oblation, ano? The act of making religious offering. Yan, kumbaga iniahandog natin yung ating buong sarili dyan sa purgative life. Kasi yan po ay pinakamahirap na antas din sapagkat dyan po tayo nagsisimula. Kung tayo po hindi marunong tumanggap na tayo ay inaapi, ano po, sa purgative life, eh, dyan po pag-aaralan natin paano tayo tatanggap na tayo maaapi. Hmm. Kung tayo po ay lumalaban dyan, eh, hindi po tayo po pwede dyan, ano po. Kung tayo ay hindi natin kahit tumanggap na tayo ng kahihiyan, eh, hindi po tayo pwede dyan sa purgative life. Hindi po ba? Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, nung siya ay naglakbay, sa una pa lang, hinubara na siya. Pinagsasampal. Niluruan sa muka. Ano po? Sa atin naman, di naman literal mangyayari yun. Kumbaga dito sa purgative life, kung dati, sa ating pamumuhay, hindi tayo tumatanggap na tayo ng ganun niya. Pinapahiya tayo, inaapi tayo. Dito sa buhay na to, ang Diyos ang kausap natin. Kumbaga sa minura ka ng isang tao, kaya inapi ka. Huwag kang gumante. Pero ang hindi mo pagante, Diyos ang kausap mo doon. Ganun po yan, ano po. Kayong dalawa, doon na kayo nagsisimula ng pagkakaroon ng tinatawag na komunikasyon. Ugnayan sa inyong dalawa, ano po, sa mga ganong sitwasyon. Kaya dito po sa buhay spiritual po natin, sa buhay asceticismo, sabi nga po sinasabing ito ay kalalagayan ng Diyos sa tao. Di po ba? Mm-hmm. At hindi ng tao sa Diyos. Sa Diyos. Kaya hindi po tayo yung dapat na yung gusto natin na susunod dito, kundi yung gusto ng Diyos. Di ba? Di ba mga patakaran ng ating Panginoon Jesucristo? Sinampal ka sa kanan mong pisngi, o kaliwa ba yun? Ibigay pa yung kanan. Oo. Apo. Hindi naman literal, ano po? Mm-mm. Ibig sabihin, may mga pangyayari kasi sa buhay natin na pwede huwag tayong gumante sapagkat ito po ay isang grasya po sa atin para tayo po ay nakahakbang sa buhay na ng pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Ito po isang paraan ng pag-unlad natin sa spiritual na buhay. At dito nga po, sa bahaging ito, hindi nga po madali ano po, na tayo ay humakbang dito. Kaya pa ulit po natin sinasabi, tayo po ay nagkakaroon dito na tinatawag na magiging gabay, ano po, at ano maalalay po sa atin. Mag-ating Panginoong Jesucristo, ganun din naman sa kanyang pagbubuhay o pagmi-ministry ng araw, eh nandiyan naman din ang mahal na inang nakaalalay sa kanya, ano po. Kaya dito po sa ating buhay, meron din po dapat na umaalalay sa atin dito, yun nga pong mga, ano yan, spiritual director, ano po, ng ating buhay na tayo po ay siyang nakakalam, nakakakita sa ating mga magpapaliwanag sa mga pangyayari ng nagaganap sa ating buhay, sa ating pong paglalakbay, sa ating pong pagsulong patungo sa pagkipag-ugnayan sa Diyos. Ito pong buhay asceticismo na to, kung ating pong pag-aaralang mabuti, mga minamahal ng mga taga-subaybay, ito po ay isinasagawa sa isang isolated ano place or community, ano po. Pwede naman sa ating tahanan, kaya lang sa ating tahanan, sa pagninilay po kasi natin, maraming magambala. Oo. Nandiyan yung mga kabalahan ng daigdig, ano po. Mga andiyan may TV, may kung ano-ano. Mm-hmm. Hindi po tayo makakapagnilay ng maayos, ano po. Kaya importante po na magkakaroon po tayo ng mga lugar na dapat nating
pinupuntahan para tayo po ay makapasok sa tinatawag na pananahimik muna. Ang ating inasimbahan, di ba, meron namang time para pwede ka pumasok dyan. Kasi hindi naman porque pumasok sa inang simbahan, sa simbahan natin literal, eh, mimisa ka na, hindi naman, di ba? Pwede mo umupo ka doon eh. Magnilay ka doon. Tahimik na paligid. May mga pangyayari na hindi natin maintindihan, ano po. Kaya mang tayo naman, eh, humihingi ng gabay sa Diyos, di po ba? Pasok po tayo dun sa tahimik na lugar na yon. At doon, makikita po natin na meron darating na kapaliwanagan, ano po. Yan po, umiiral yung Holy Spirit, eh. Sa ganyang bagay. Literal po kasi, sa panahon po natin ngayon, sa atin pong paglalakbay, git sa lahat, sa buhay mysticismo o buhay asceticismo, hindi po naman literal ang Diyos pupunta sa atin dyan o makikipagdaopalan sa atin yung Diyos na literal. Hindi po ba? Hindi naman po, kundi ang tinatawag nating banal na espiritu. At yan nga pong banal na espiritu na yan, eh, lumalakas po yan at nagiging malinaw ang kanyang pagpapaliwanag sa atin, depende na po sa mga pagtitiis na ating nararanasan at nalalampasan at natatanggap. Minamahal yung mga taga-subaybay. Pero kung ang lahat ng mga kaharapan di natin matanggap, eh hindi po mararagdagan ng ating mga karunungan. Ano po? Kaya sabi nga nun, ang sino mga nagtitiis, sabi ni San Pablo, ay aani ng karunungan at pag-ibig. So, depende po sa mga pagtitiis na atin pong mararanasan sa atin pong pagbubuhay espiritual. Kaya nga po, maraming tao takot sa ano eh. Sa pagtitiis eh. Kasi pagtitiis na naman. Kasi yung pagtitiis nga, hindi maintindihan kung ano yan. Di mo ba? Gusto laging instant. Kasi literal kasi, yung tao, kapag wala kang pagtitiis, wala kang matututunan eh. Opo. Di ba? Pero mas nahihirapan po yung mga taong nasanay sa mga, sa meron. Kasi may mga tao naman na nasanay din sa wala. Kaya nilang batahin yung paghihirap. Kaya nilang ano, pero pagka nasanay ka sa buhay na meron ka lahat, tapos biglang nawala sa iyo. Hirap na hirap ng isang tao na tanggapin, di po ba? O kaya nga po yung atin pong paksang ito, sabi nga po ito ay tinitingnan po natin dito at tinatalakay po natin kung paano po ang pag-unlad natin at pagsulong sa buhay espiritual. Na hindi po ito sa masarap, sa madali, kundi ito po'y mahirap na paraan ng na landas ng pagkikipagkaisa sa Diyos. Muli po namin sinasabi na sa ating mga tagapakinig na ang pagkikipagkaisa po sa Diyos ay hindi po madali. Kasi Diyos po yun eh. Hindi naman po yung tao. Nga sa tao, ang hirap. Ano po? Lalo kung ang tao, medyo mataas ang estado. Ang hirap. Ay Diyos pa kaya. Ano po? Pero ang Diyos, hindi naman po sa pataasan makukuha sa pababaan. Taglayin po natin ang kababaan. Kaya, malawak pa po ito, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, ano? Pero, nawa, sa atin pong maikling oras ng talakayan, eh, nakakuha po kayo at nakadampot ng mga kaunawaan tungkol po sa ating paksa. At amin po kayong inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po, Mysticismo. Pakilike po ito at inyo na po makikita ang aming mga paksa. Gayun din po sa youtube.com. Pakisearch lamang po ang title ng aming paksa, Stages of Human Development. At makikita nyo na po itong papakinggan. At sa pagtatapos po ng aming programa ay muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pong sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa Himpilan ng Mahal na Ina, ang Radyo Maria. At ang ating pong pangwakas na panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire.
O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. At sa kabuuan po ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ito po muli si Brother Ronnie Aklo. Marjorie po. Brother Romy po. Na pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig dito po sa ating programang ang mistisismo dito po sa himpilan ng ating mahal na ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sumayon niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayon niyo rin.